papakita ko lang yung mga pinamili namin kanina. Actually, hindi talaga ako namili. Hindi rin ako masyadong tumingin sa Uniqlo. Kasi, tawag dito, last time, hindi ko lang nagpa-vlog, ang dami ko talagang pinadeliver sa Shopee. As in, literal na dami talaga ng damit yung mga ganito. Ayan, kasi gusto ko yung mga planes dahil, syempre, pwede mong ulit-ulitin, diba? Tapos, kung sa mga nakakilala sa akin, guys, bihira talaga ako mag-ulit ng damit, as in. Pero, pag mga planes, okay lang. So, ayan, papakita ko lang sa inyo yung mga pinamili ni Daddy. Si Daddy, kung mapapansin niyo rin siya, paulit-ulit yung damit niya. Pero, more on, quantity. Or, hindi, more on quality over quantity siya, guys. So, alam niya na, ibig sabihin nun. Tapos, every year, parang every year nagkakataon or talagang pinipeg niya talaga na hindi siya pala bili, pero iniipon niya. O baka iniipon niya lang kasi may gusto siyang palagang big time na bilihan. Di atin alam yung ano niya, di ba? Ayun, bumili na siya ng salamin niya kasi, di ba last time ginagamit niya yung salamin ko kahit hindi naman fit sa kanya. So, ngayon, bumili na siya ng Oakley. Jawbreaker siya. Sa matatanong kung interested din kayo sa sports or what, kasi more on pang sports talaga yung binibili namin. Yun, nabili namin siya ng ano ba to? Sa 15,000. Kung magtataka kayo bakit kami nag-invest sa ganito, ito lang naman kasi yung luho namin. Dito lang kami nag-invest like sa bike, sa gamit namin sa sapatos, sa hindi nyo ako mapapabili ng signature na slippers or what, pero kung sports yung usapan, willing akong gumastos basta para sa ikakabuti ko, guys. Dun kami kasi nag-i-invest. Syempre, iba-iba naman tayo ng investment tayo kung sinasabi. Iba-iba kayong trip, kung makeup yan, shoes, bag, or damit na signature, depende sa inyo. Pero kasi ako, simple lang yung mga damit ko, pero halos na investment ko talaga is sa sports. Yun. Namin pala, actually kaming dalawa ang mag-asawa. So, ayan, nag-invest kami sa mga salamin. Ito yung binili niya. Ayan. Kung iba-iba kasi yung iba-iba yung price ito, hindi pa to yung pinakamahal. Mas may mahal pa dito, like 18,000, ganyan. Pero kasi, nagustuhan niya to kasi super simple. And may experience na kasi kami sa Oakley dati na parang yung lens niya, hindi naman siguro lahat, pero ewan ko, nagkataon lang ba? May binili kasi siya sa Oakley lens before na yung flash lens ang tawag, medyo flashy. Nagkaroon ng bakbak. So, may warranty naman sila, under warranty, kaya napalitan naman yon. So, ayun, si Daddy ito. And si Daddy kasi nung bata daw siya. Siyempre, may mga pinagdaanan niya before. Hindi siya makabili ng mga classmates daw niya. Mga signature yung mga gamit, etc. Siya, mga hand-me-down lang, yung mga bigay lang sa kanya. Can't afford talaga. And for how many years siya nag-work, nag-help siya sa family niya, hindi siya masyadong nakabili ng sa sarili niya. Ngayon lang siya nag-e-enjoy. Ngayon niya lang na-e-enjoy yung pinitatrabaho niya. So, ako, supportive naman ako sa kanya kasi hindi naman sa akin big deal yung mga ganyan. I mean, hindi ako masyadong mahigpit sa money. Basta as long na gusto niya and deserve naman niya lahat yan, guys. And life is short, ba? Diba? Kailan pa natin may experience yan. Hindi rin maganda yung sobrang ipon ka ng ipon tapos hindi mo rin siya may enjoy, naka-stuck lang siya. Basta sa akin ang importante, may ipon kami, enough ipon para sa emergency, para sa sarili namin, para kay Hugo, especially sa anak namin. And may insurance kami. Doon yun, kahit na naisip ko rin if ever lang, nasaktong-sakto lang yung kinikita. Basta may insurance ka, guys. Wala kang abalahing tao. Insured ka, wala kang aabalahin. At saka parang nag-iipon ka kasi after 10 to 15 years naman. Depende sa'yo, basta 10 ang minimum. Kumikita yung pera mo doon. So, may makukuha ka. Depende naman yun sa nahulog mo. Kaya sa akin, parang okay lang. And, ayun, deserve naman to ni Daddy. And tingnan nyo, isang size lang siya. Hindi siya talaga fit sa akin. Hindi talaga. Ayan, sobrang laki siya sa mukha ko. Kaya ang binili ko is yung Rudy. Ako naman, nakaswerte ako sa Rudy project na nabili ko. Kasi, nag-50 off sila or 70 off, diba? From 13,000 yung salamin ko, nabili ko lang siya ng mga almost 7,000 lang siya.
yung lagi kong suot na green yung naging nag-ano ko yun. Hindi mo ako mapapabili ng regular price kahit si daddy. Inantay din namin talagang mag-sale to kasi sayang. Eh, hindi rin ako, hindi ko kailangan mag-explain sa inyo guys, pero yun yung way namin or yung way ko na makakatipid. Kasi, ako kasi, kami, hindi mo kami mapapabili ng regular price as hindi ko mababili ng regular price except talagang super duper kailangan. Pero kung makakapag-antay pa, kung gusto mong luho lang or gusto mo lang na magkaroon or something or hindi pa naman masyadong kailangan, maaantay talaga namin yung sale. Ganyan ako. And malaking katipiran talaga na mag-antay ka ng sale. Kasi sa akin, hindi naman sa akin mahalaga na in lahat. Kailangan pag itong month na to, in yung ganitong model, gantong ganyan, kailangan bilhin ko. Hindi. Natututo ko mag-antay and yun, kung kailangan pa. Kung hindi naman masyadong kailangan, antayin, di ba? Yun lang. Hindi ko, actually, share ko lang to guys ha, kasi para rin maka yung mga iba na if ever, student pa, or hindi nyo alam yung gagawin sa money nyo na pagkaroon kayo ng money in the future, or kung ibigay na ni Lord yung breakthrough nyo, di ba? Baka makatulong itong mga pinagsasabi ko na mag-antay tayo ng sale kasi sayang, di ba? Ayun. Ay, salamat na nahimik na. Pwede mo palang manahimik, di ba? Ayun nga, guys. So, ito yung mga binili niya. And, wala. Isa lang pala nabili ko sa sarili ko. Ito lang pala. Yung matte ash na ito kasi sobrang hinahanap ko talaga siya. Ang hirap maghanap. Ito yung nag-color ako ng hair. Una, nag-dark siya. After ilang days, nag-greenish, ashy, something siya. Ano ko lang ang tawag. And then, ito na siya after. So, nag-blend na siya. So, ayun lang. Okay, just swim! And then, next naman, sa Uniqlo, si Daddy ayaw pang bumili kanina ng mga t-shirt. Sabi ko, parang awa mo na, bumili ka na. Gusto niya lang, hindi niya rin kinuha yung gray. Actually, apat na colors to. May gray, light, super light, gray, white, and maroon, tapos blue, meron na siya. Nag-sale, 590 lang. Pero, sabi, ayaw niya talagang ipip. Ganyan yung asawa ko. Kung ako to, bibili ko lahat, di bali ng, hindi ko feel, basta makumpleto ko yung color since fit naman sa akin. Pero siya, yun naman yung maganda sa kanya kasi hindi siya yung, sige, grab lang ng grab, porket maganda yung fit, pero yung pag hindi niya feel yung color, ayaw talaga. Pinabili ko na siya talaga ng white kasi kailangan niya, kahit di pa naman gagamitin, in the future na, syempre, hindi ko masabi kasi since iba na yung work niya, yung nature of work niya, hindi na ako magbabanggit or what, ng kahit ano, basta iba na yung nature of work niya, kailangan niya na presentable siya as much as possible, syempre, white. And kung, di ba, it's very safe and basic lang, di ba? Ito, sobrang bagay sa kanya mga gandong color, yung mga dark maroon, ganyan. Alam ko, minsan, isang tingin ko pa lang sa kanya, sabihin ko sa kanya, bagay ito sa'yo. Naniniwala siya kasi alam naman niyang pag sinuot niya, bagay. Alam mo yung parang hindi naman ako stylist, pero alam ko sa asawa ko, pag hindi bagay, minsan may tuturo siya sa akin, sabihin ko, hindi bagay yan sa'yo. Ito yung bagay sa'yo. So, buti nakikinig siya. So, ayan naman. Pero ito, nagustuhan din niya for him. And 590 siya. Ang habol kayo. Hindi kami sponsored ng Uniqlo, pero masasabi ko na maganda talaga quality. And kanina, magbabayad na kami, napadaan ako dun sa t-shirt section nila. Pinilit ko siyang bumili. Una, nakita ko to. Sabi niya, ayoko yan. Pero wala, nagustuhan niya. Sabi ko, bagay sa yung mga ganitong color. And super safe kapag plain, kahit may makasalubong ka kasing naka-plain, hindi siya ganun ka-big din. Unlike pag may mga printed stripes, or anything na may print sa damit mo. Pag may nakasalubong ka, parang awkward, di ba? Pero pag print, very safe kasi magkaiba naman kayo ng bottom, di ba? So, ito, nagulat ako kasi 290 lang siya, pero ang ganda ng quality. Ang lambot, Daddy, can I open this? Meron naman ako, Siyempre, tatanong pa rin tayo. Kahit na, pwede ko naman talagang open, hindi naman sa akin, to sa asawa ko, to baka mamaya kasi ayaw pa niyang i-open. Ayan, ang gusto ko sa Uniqlo kasi ang quality talaga ang quality ng mga t-shirt nila, worth it. Pero, nanghihinayang ako bumili ng worth 500 plus na mga pantaas sa kanila. Kasi, di ba alam nyo naman ako, hindi ako pala ulit masyado. Di ba rin ng ito, bawa pinangalis ko na to, pwede ko na siya ipambahay, yung mga ganyan. Thanks, kasi marami na kompleto. Alos, kompleto na ako sa colors ng... Kompleto ka na ba? Alos. Pero ito, parang iba yung quality nito. Iba yung ano niya.
Iba yung quality ng pagka-t-shirt niya, mas maganda. Same, no, iba, iba siya, oh. Tignan mo, mas malambot. Mas malambot compare sa mga dati mo. Same ba? Anong ba niya? Ito, open ko na rin, ha? Ha? Aros na lang ng basics nila, meron na ako. Ayaw pa niya yan kanina. Sabi ko, bagay na bagay sa yung gantong color. Sabi niya, nah. Bigla mamaya, ay, gusto ko na pala. Nahampas ko tuloy siya sa inis ko, eh. Sabi ko, gustuhin mo rin pala. And, oh, kumuha siya ng white. What is this for? Ah, okay, okay, okay. Para daw to sa mga pang jeans niya, blazer. Kasi, di ba, pag safe sa mga lalaki, madali lang pumorma pag sa lalaki. Bisan, plain lang sa loob, tapos mag-blazer ka lang. Yes, why? I'm vlogging you, go! Ito, ayan, ito yung binili niya. White. Di ba masyadong manipis? Baka mamaya bakat yung, hindi naman, hindi naman. So, ayun, ang ganda ng quality. Tsaka napapansin ko sa Uniqlo, hindi siya nag-expand ng mga yung pakatulad ng mga iba. Parang ilang labang mo lang talagang sobrang naging XL na from small to XL na. Ayan, super konti lang naman, pero alam niyo yun, parang isa magtataka ka, pero yun nga, ano eh, quality over quantity, kaya ganun. So, ayo, wag tayong ano, wag tayong manghinayang mag-invest. Kasi ako dati ganyan ako na, ang mahal yan, hindi ko bibilin yan, ganyan. Yan talaga, kumikita na ako nung before, ha, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, nag-business kasi ako before. So, ang lakas ko kumita dati na parang, alam mo yun, pero ako dati parang, pag kumikita ako, sobrang save. Pati pagkain, diyan lang ako kumakain. Ayoko nung ano. Although, hindi naman ako talaga matakaw kumain or what. Simple lang ako yung mga food na gusto ko. Pero, alam mo yung parang hindi mo ako mapapagasa sa mga fancy tapos or hindi mo ako mapapabili ng sobrang bonggang mamahalin na ganyan. Parang ganun. Pero ngayon, pag tumatanda ka na pala and kung afford mo naman, kung kumikita ka naman, huwag mo tipirin yung sarili mo kasi hindi mo masabi yung buhay. Kailan mo may enjoy yung buhay mo. Diba, na kumikita ka naman. Basta mayroon ka lang naman savings para sa mga dapat napuntahan ng pera mo and the rest is para sa sarili mo naman. Kasi kailangan mo rin enjoy niyang kung ano meron tayo, diba? Hindi rin, tsaka ako kasi hindi rin ako yung tao na parang sobrang napaka big deal sa akin ng money. Parang kailangan ganito, sobrang higpit, kanya. Hindi. Ako, minsan nagagalit nga sa akin to. Bakit ano, bakit sobra naman yung binigay mo kahit sila mama? Ano lang, ganito lang. Sabi ko, okay lang yan kasi para makatulong din. Parang ganun, hindi ako masyadong... Pero syempre, hindi naman ako super... Hindi man ako super eng-eng na tutulong ako sa akin. Hindi naman kailangan tulungan. Yung parang naluloko lang. Alam ko naman yung mga ganun. Pero... enjoyin nyo lang, lalo na sa mga estudyante or mga kumikita pa lang. Huwag kayo ma-pressure and huwag kayo rin masyado magpadala sa mga nakikita na sa social media na mga bagong, mga meron silang ganito, ganyan, na kailangan nyo lang makiin. Hindi. Kasi, ang importante is yung gusto nyo talaga. And lahat naman yan, guys, kaya talagang pagtrabahuhan. Alam nyo, di ba, Dad? Lahat yan, ma-afford. Kung hindi mo pa naman afford ngayon, darating yung time pag nakita ni Lord na masipag ka, ginagawa mo lahat ng paraan para sa sarili mo, nagtatrabaho ka para sa sarili mo, God will do the rest, guys. Talagang i-bless ka niya. May gagamitin siyang paraan para marating mo yung gusto mo sa buhay, yung pinapangarap mo sa buhay. Parang ganun. Ganun. Pero maniwala kayo guys kasi proven yan. Dahil grabe yung mga pinagdaanan namin. Kaya alam ko yung sinasabi ko kasi talagang ano, God is so good and God is unlimited. Oo, tsaka lahat na experience namin from talagang scratch kaming dalawa ni Daddy. As in, from scratch talaga, literal. So, alam ko lagi yung sinasabi ko, hindi ako magsasawang mag-remind sa inyo palagi pag naaalala ko yung mga or kung may gusto ko i-share. Kasi syempre, hindi naman din di natin alam, yung mga nanonood bigla na lang may na-click tong video na to tapos kailangan niya pala ng mga ganyang mga paalala, diba? Mabuti nang magpaalala tayo ng paalala. You never know who you're inspiring. Yes, so ayun. Tsaka, nasa vlog, may purpose kaya bakit andito tayo. So, gamitin natin yung purpose na yun, diba? So, ayun lang, so yun lang, wala akong masabi. Bukas na lang, and ayun, bukas tomorrow, punta kami ng Noel Bazaar. May mga bibilin din kami doon, mga, ano kung ano bibili ko.
depende. Check natin kung anong merong pwedeng mga mabili dun. Pero sa Monday, magko-color ako ng hair. Para, ano na. Okay lang, guys. Thank you so much, guys, for watching. Hindi ko na mabavlog si Hugo kasi matutulog na yun kami mamaya. Sobrang late na. Mag-antibiotic na rin pala ako. So, yun lang, guys. Sana nakatulong tong video na to and na-inspire kayo. And, ayun, basta go lang sa buhay. Huwag tayo magpapapressure kung ano meron sa mundong to. Basta gawin lang natin yung dapat at makakabuti para sa atin. And God will do the rest, guys. So, bye guys! Thank you so much guys for watching and God bless.